Hello mga kasikse, kumusta kayo? Good morning! Good morning na dyan sa Pilipinas, sa mga subscriber ko na nasa Pilipinas, at good evening naman po sa mga nasa Amerika. Wow, Amerika! Amerike! So ayun, kumusta kayo lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at wala sa banig ng karamdaman. Ayan. Kumusta po mga kasiksik ng mamigs? Kumusta mga solid supporter natin dyan? How are you all? How are you all? Kumusta po kayong lahat? So, ayun. So, gusto ko lang magbigay na reaction doon sa naging, kung napanood nyo na, yung kaya Sir Benny na in-upload na video recently. Ayun, nakakatuwa na yung medals, yung parangal, is kasama pa rin talaga si Mahal sa mga pinasasalamatan ni Bunso. Ano? So, yung mga nagsasabi dyan na kung maya na nagmamayabang at nagmamalaki na si Bunso, which is, ang sinasabi is kung wala naman si Mahal, inasan siya ngayon, ayan. Sa kanya na po mismo nang galing. Na kung wala si Mahal, ay wala siya sa kinatatayuan nyo ngayon. So, nakakahiya naman ho sa inyo. Ano? So, siya sa sarili niya mismo, ay aminado siya. Na kung wala si Mahal, ay wala din siya sa kinataroonan niya ngayon. At ang Mamigs ay binuo ng Mahal at Migs. Ano? So, kumbaga, kung wala din si Migs, hindi rin natin alam kung nakilala ng husto si Cutie sa mundo ng vlogging, 'di ba? So, ano, wag naman kumbaga sila, mahalin natin sila pareho. Wag naman nating sabihin na kung hindi dahil si ganito ay wala si ganyan, kung wala si ganyan, kasi sila mismo sa sarili nila alam nila 'yan. At nagpapasalamat sila na nabigyan ng pagkakataon na magkasama silang dalawa. So nagkaroon nga po ng Mamix World. At anong sinasabi ni Bunso doon? Wala siya sa kinatatayuan niya ngayon kung hindi dahil sa mga Mamigs World, sa mga supporter. So kung ikaw, hindi mo itinuturing ang sarili mo na supporter, malamang masasaktan ka. No? Kung isa ka sa toxic, masasaktan ka. Lagi, kasi ang iniisip mo na hindi man lang ikaw napasalamatan, hindi man lang kayo napasalamatan. Kung ganun, toxic ka. Kasi hindi mo isinasama yung sarili mo sa pinasalamatan ni Bunso eh. Ngayon, yung generalize na yun, kung hindi mo sinasama ang sarili mo, eh, hindi ka solid. Hindi ka talaga fans. Hindi ka talaga supporter. Diba? Tapos, ano, sabi pa ni Bunso doon, yung taga-Tanawan, yung namumuno doon. So, nakakatakot din po pala, ano, kasi talaga ang mga vloggers is pwede din talaga makasuhan, lalo na kung paninira na at pangyuyurak na ng pagkatao. Ang sinasabi. So, ingat-ingat lang din po tayo. Ano? Maging maingat din po tayo sa mga binibitawan nating salita. Na hindi porket hindi umiimik yung tao na niyuyurakan natin ang pagkatao, eh ganun na lang. Wala na lang. Kasi may nakakasuhan. Pwede pala siyang makasuhan. So, maging be careful po. Kasi sinasabi ko, lahat tayo ay nagkakamali. Pero hindi porket nagkamali tayo ay may karapatan na sila na i-humiliate ang ating pagkatao. Wala silang karapatan na sabihan tayo ng halos tanggalan na tayo ng kaluluwa. Kasi unang-una sa lahat, hindi sila nagpapakain sa atin. Kaya wag naman ganun. Ang pagiging defender naman, pwede mo naman yung daanin sa magandang salita, or sige, sabihin na natin kung nandyan ka na sa kumbaga yun na yung way mo, yung sa masama salita, pero wag naman yung below the belt. Wag naman po yung below the belt na yun nga, kaya na sinabi ko, halos tanggalan na ng kaluluwa yung tao na parang nakapatay naman siya. Wag ganun. Sikapin natin na maging yung pagiging influencer natin ay be a good influencer. Tignan nyo nga si Bunso. Ano sabi niya? Siya ay normal lang din na tao. Wag natin siyang ituring na sikat. Wag natin siyang ituring na kilalang tao kasi normal lang din siya, nasasaktan din siya.
Pero ano sagot niya, kahit nasasaktan mo ako, okay lang. Kung nasaktan kita, sorry, parang ganun. Pero kung ako, nasaktan mo ako, eh salamat, sabi niyang ganyan. Diba? O baka ma-issue, wala palang sinabing sorry doon, no? Bigla akong naalala. O, kung ako nasaktan mo, salamat. Kung ikaw nasaktan ko, nasaktan mo ako. Parang ganun yung gusto niyang ibig sabihin doon. O, fair kayo. Kaya nga sabi ko, kung nagkamali man ang isang tao, and then hindi naman kayo nagkakausap na nasa sunod, wag mo naman siya na ano, na parang halos dinurog mo na yung pagkatao niya, tapos mag-expect ka pa rin ng sorry, eh hindi na, dinurog mo na ang pagkatao ko, tapos hihingi ako ng sorry sa'yo, for what? Eh mabubuhay naman ako kung wala ka. Sino ka sa buhay ko? Diga? Kaya, ingatan din po natin ang mga binibitawa nating salita. Kasi tayo mga ano lang din tayo, mga pangkaraniwang tao lang din tayo. Sabi ni Bunso, pangkaraniwang tao lang din siya. Huwag natin siyang tingnan bilang isang sikat. Kasi may puso din siya, nasasaktan din siya. At nasasaktan siya sa nangyayari. Kasi ang gusto nga niyang mapanatili ay yung happy-happy lang. Na binuo nila ni Mahal. Na which is hindi na natin nakikita ngayon sa Mami's World. Kasi nga, nagkakagukulo. Bakit? Dahil saan? Sa pera, walang kamatayang pera. Pera. Hindi na matapos-tapos na issue sa pera. Puro na lang pera. Sus, ginuo ko pamatay. Patapatawaran. Patapatawarin, Panginoon. Ano? Hindi na matapos-tapos. Kanya-kanyang tirahan. Kaya sabi ko nga, kung natotoxican na kayo, kung mapalagay nyo hindi na masaya at toxic na, then let it go. Pwede namang umalis na lang, pero tahimik lang, wag nang maraming sinasabi. Diba? Yan yung na-misunderstood noong isang araw. And aminado ako, nagkamali ako ng typing noon. Pero ang ibig kong sabihin doon, yung mga ayaw na sa Mamigs, kasi natotoxic ka na, yung mga toxic na, pwede na umalis. Pero wala po akong, hindi ko po sinabi, or hindi ko intention sa sarili ko na magpaalis ng tao sa Mamigs World. Kasi sino ba ako para magpaalis ng mga tao sa Mamigs World? Eh, baguhan lang naman ako. Isang simpleng supporter lang naman ako. Ang ibig kong sabihin, yung mga ayaw na kaysa kuda kayo ng kuda dyan, alis na lang. Yun lang yun. Kasi issue kayo ng issue, bakit ganito, hindi man lang nakakalabas naman pala, bakit pag nasa bahay, hindi man lang makapagpaulak o kahit na ano. Ba't may ganun? Bakit kailangan mag-complain? Wag naman ganun, kasi kung supporter ka talaga, kung ikaw ay isang solid na supporter, mauunawaan mo mga bagay-bagay, at wag naman yung kada kibot issue, wala nang naging moves yung tao, lahat na lang sa paningin nyo, mali. Paano pa siya lalabas kung lahat na lang nang nakikita nyo sa kanya ay mali? Galit na galit kayo kay tatay, jet wala namang ginagawa sa inyo. May nahut-hut ba sa inyo yung tao? Ikaw, na nag-content sa akin, may nahut-hut ba sa inyo yung tao? Bakit galit na galit ka? Baka naman pwedeng happy-happy na lang, no? Balik na lang natin yung masayang alaala ni Bunso at ni Migs. Kasi siya, anong sabi niya, kahit anong mangyari, parte na siya ng si Mahal ay parte na ng buhay ni Migs, ni Bunso. Kaya yung mga nang babash din niya na lagi na sinasabi na si Ate Rose Ann ay talaga jowa naman talaga ni Bunso, ang kikitid po ng mga utak niyo. Sobra.
sobrang kikitid. Lahat na lang ng bagay, pinalamanan nyo. O ayan, magkasama sila sa Mindoro. Anuhan nyo ulit? Gawan nyo ulit ng issue. Nag-vlog si Ate Rose Ann. Gawan nyo ulit ng issue. Kasi kasama na naman ang Yaman. Ano sabi? Dapat daw yung dalawang umiiwas. Bakit? Bakit sila iiwas kay Bunso? Wala silang dapat ipaliwanag sa inyo. Kasi sila alam nila sa sarili nila kung anong totoo. Masyado nyo lang hinahawakan na halos gusto nyo sakalin nyo na si Bunso na parang wala na siyang kalayaan. Ay. Anong sabi ni Bunso? Parte na ng istorya niya. Parte na ng page ng, kumbaga, ng istorya, yung page ng libro niya, yung libro ng buhay niya, nandoon na. Kasama na at nakatatak na si Bunso, hindi, ay si Cutie, hindi na yun mawawala. At saka kahit naman ho, anong bawal niyo dyan kay Bunso, ano, bubulukin niyo na lang yung tao? May ibalik ba natin si Cute? Oo, lahat naman tayo, ayaw pa natin sa ngayon. At Diyos ko, sa nakikita ko naman kay Bunso, parang hindi pa naman talaga. Hindi pa naman ho yun, basta agad isasabihin yung magjojowa, Diyos ko. Eh yun nga, hindi, tayo nga hindi makamove on, na hindi naman tayo yung nakasama, eh siya pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa nakikita natin sa labas, oo, ngumingiti siya, nakikipagbiroon, pero ano yung nasa loob niya? Yung kapag mag-isa na lang siya, yun ang hindi natin alam eh. Kaya huwag natin siyang husgahan agad. Huwag naman natin siyang husgahan agad, ano. So, ayun, yung nakakatuwa nga doon na sinabi niya na yung mga medalyang natanggap niya ay nagpapasalamat siya, unang-unay sa Panginoon, pangalawa ay kay Mahal. O isipin nyo, pangalawa si Mahal sa, bukod kay unang-una kay Lord, ay pangalawa si Mahal sa kanyang pinasasalamatan. Dahil kung hindi dahil kay Mahal, wala nga naman siyang ganun na reward. Diba? Napakasarap sa puso na alam natin na talagang sobrang na-appreciate at sobrang mahal na mahal ni Bunso ang Cutie natin. Ang kanyang nag-iisang prinsesa. Yun na lang po yung isipin natin. Mas masarap na balikan na lang natin yung mga videos nila. Tapos maiisip natin na totoo talaga, mahal na mahal talaga ni Bunso ang Cutie. Yun na lang. Maging positive po tayo sa lahat ng bagay. Kasi wala pong taong perpekto. Sabi nga ni Bunso, hindi po ako perpekto. Nagkakamali po ako, pero may puso po ako sa aking kapwa. Yun din sana yung gayahin natin. Kasi ang sabi nga niya, kahit nasasaktan siya sa mga sinasabi niya, mas pinipili niyang manahimik kasi ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba. So, ganun na lang tayo sana lahat, no? Kaso hindi talaga maiwasan. Sana all kagaya ni Bunso ang temper. So, ayun, hanggang dun lang yung aking mai-share ngayong araw. At happy-happy lang. Patuloy po tayo sa pag-suporta kay Bunso Migs Molino. Patuloy po nating suportahan ang Mamigs. Huwag po tayong bibita. Huwag nating hahayaan na masira. Ang ganun na lang ang Mamigs. Ano? So, paalam sa inyong lahat mga kasiksik. I love you all.